Meron pong nangyari sa China, mga sangkay, na gusto po nilang isikreto at ayaw po nila malaman ng buong mundo. Ang problema, mga sangkay, mayroon pong isang international media. I think siya lamang po. Ito lamang pong media na ito sa international. Ang nakakita ng balitang ito. At ito, pag-usapan po natin. Hello guys, this is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. At ayun nga po, kamusta po kayong lahat? Lalong-lalo na po yung mga solid sangkay na po. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay, kasama po ang inyong mga lugar kung asan man kayo ngayon. Shoutout po sa inyong lahat, no? So ayun nga po, bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, at congratulations again sa ating lahat. Tayo na po ay 1.29 million subscribers. Ang dami na po natin, di ba? Marami po tayo, mga sangkay. Kaya kung ikaw ay hindi pa po nakapag-subscribe, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Para sa 1.3 million na paparating, mga sangkay, eh, kasama ka na, no? Kasi ang bilis ng panahon, eh, no? Parang kailan lang, 1 million tayo. Ngayon, madadagdagan na po tayo ng nasa 300,000 na naman. Actually, ano na lang to, nasa 5,000 or 10,000 na lang, madadagdagan na po ng 300,000 ang 1 million na subscribers dito sa YouTube. Okay? So, ano pang hinihintay mo? Click the subscribe down below. Okay? At ngayon nga, mga sangkay, pag-usapan po natin itong nangyari doon sa China. No? Anyway, sa Facebook pala, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ito po kasi ang nangyari doon sa China. Mayroon po silang gustong isikreto. Ayaw po nilang sabihin ito kasi nga mahihiya sila. Kasi anong iisipin ng buong mundo? Kasi nga, sila po ay pangatlo sa may pinakamalakas na sandatahan. No? Puwersa nila. Tapos malaman-laman na isa pong nuclear submarine lumubog. Anyari? Ano ba? Mga bulok ba yung mga kagamitan, pandigma ng China? Ito ha, panoorin natin, mga sangkay, kasi ayaw nilang malaman to eh. China has suffered a major blow to its naval ambitions. Ang sabi niya, China? China has suffered a major blow to its naval ambitions. Its most advanced nuclear-powered submarine. Most advanced nuclear submarine ang lumubog. Anong nangyari, China? Nagabaan na ba? Has sunk. Well, satellite images show it revealed the salvage operations at a port near Wuhan where the submarine sank. Our next story explores how Beijing has been trying to keep the embarrassing incident under wraps for over 100 days. So ito, nakaraan pa nangyari, mga sangkay, pero buti nga nakita po ng wayon, no? Sabi nila, mapapansin natin dito kung gaano ang Beijing nahihiya sa nangyari sa buong mundo. Na gusto po nilang itago ito at hindi malaman ng publiko. Ay po yung China, ayaw po nilang malaman ito. Bakit? Siyempre, isipin ng iba. Teka, akala ko ba malakas ang China? Bakit yung kanilang gamit na pandigma na most advanced, ilumubog. So most embarrassing daw po ito of the year ng China. Or this year, 2024. Kaya ba naman? Nuclear submarine? Lumubog lamang sa dagat. Eto, panoorin natin. Take a look. Ayan, oh. Tingnan nyo yan. Nuclear-powered submarines are the epitome of modern military technology. Combining cutting-edge stealth capabilities with nearly limitless operational range. Ganda eh, no? Ba't kayo lumubog yan? Ano yun, gawang China kasi? These submarines can remain submerged for extended periods, moving silently beneath the waves while staying nearly undetectable. Only 6 nations, including US and Russia, possess this advanced technology, which gives them a strategic edge in global geopolitics. Grabe, no? Ito lang ang mayroon, no? Ang mayroon lang ganito ka-advanced na submarine,
ito ay nuclear submarine. US, Russia, China, UK, India, France. Ito lamang. Pero grabe yung Amerika, 68. Kaya hindi rin talaga pwedeng maliitin ang Amerika, eh, no? Kaya gusto na ito ng digmaan, eh. Biruin nyo, sa kanila may pinakamaraming nuclear-powered submarines. 68, China, 12 nga lang, oh. Russia, 29. 12 na nga lang, nabawasan pa ng isa kasi lumubog yung isa. Anyari. China is spending billions to build more nuclear subs. The power and potential of these vessels, especially those backed with nuclear missiles, form the backbone of naval deterrence in modern warfare. In a shocking turn of events, China's cutting-edge nuclear-powered attack submarine met with disaster during the late spring months. Mm-hmm. Satellite imagery captured the arrival of massive floating cranes at the site in early June, presumably for salvage operations. Oh, ayan, mga sangkay, nakunan sa satellite, no? Kung paano lumubog itong submarine. The incident, shrouded in secrecy and previously undisclosed, is believed to have occurred at a shipyard in the vicinity of Wuhan. Mm-hmm. So, doon po ito sa Wuhan. Ayan po, Wuhan Shipyard Mystery. Gusto talaga nilang itago, eh, no? Kasi nga, nakakahiya. Kasi sila po yung ano, eh, sinasabing pinakamalakas sa Asia, 'di ba? Sinasabi yan, sila mismo claiming yan, eh. Actually, medyo totoo din kasi number 3 sila, eh. Pero may malakas din po yung India. Andiyan din po yung Japan, andiyan din po yung South Korea na nasa top 10 na pinakamalakas dito sa Asia. Pero ang nakakahiya dito sa China, bakit ayaw nilang sabihin, ayaw nilang ilabas ang impormasyon na ito? Nahiya ba sila? Kasi naturingang malakas na bansa sila, tapos isa pong powered nuclear submarine ang lumubog. Beijing is tight-lipped about the fate of any nuclear fuel or nuclear weapons aboard the vessel at the time of the incident. The Zhao-class submarine which sank boasted a unique X-shaped stern design aimed at enhancing maneuverability. Experts say this loss is a big blow to China's naval ambitions. Nako. Chinese military has been developing its navy to counter US efforts to assist Taiwan in any potential conflict. Kaya nga po mga sangkay, itong China, nagpaparami po sila ng mga gamit pandigma. Lalo na itong mga nuclear submarine bilang pangtapat sa Amerika. But we all know naman kung gaano ka-powerful ang military ng US, no? Ngayon mga sangkay, andyan yung Amerika sa side ng Philippines at Taiwan. Kaya gusto talaga nilang malamangan itong Amerika. Ang problema dito, imbis na malamangan, nagka-problema pa. Lumubog yung kanilang powered nuclear submarine. And to establish maritime dominance within the first island chain. According to Pentagon, China is set to acquire about 80 submarines in the next decade. Mm-hmm. Strategic nuclear submarines forms one of the pillars of the nuclear triad, referring to a country's ability to launch nuclear missiles from platforms in the air, land, and at sea. Grabe, no? Yan po talaga yung ano, ambition ng China. Yan yung gusto nilang mangyari, na dumami yung kanilang mga submarine, malamangan yung Amerika sa lahat ng mga kagamitang pandigma. Eh kaso, kahit naman dumamang sila mga sangkay, eh, pagdating pa rin po sa digmaan, expert pa rin po yung US, eh. Diba? Sanay na sanay kasi yan sila, eh. Kaya nga, nakakabanas minsan, lahat na lamang po ng gulo, andun sila, eh. O, diba? Mga sangkay. Pero, ayun na nga po, tinago nila. Bakit naman ganun? As Beijing pursues its goal of a world-class military capable of safeguarding its global interests, this setback underscores the challenges in developing and maintaining advanced naval technologies. Bureau Report, Vion, World News 1. So ano sa tingin nyo mga sangkay? Bakit kaya tinago ng China itong pangyayari sa kanilang
matindi siya ng submarine. Tinago-tago pa eh. Nabisto naman. So, ano ang inyong komento? Just comment down below. Mayroon po akong isang YouTube channel, mga sangka. Ito po ay Sangka Revelation. Magaganda yung topic natin dito. Mini report. Ano ba? Paano ba yun? Parang ano, documentary style. So, hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Maganda yung topic natin dito at content na ginagawa. So, ano po yung magpapaalam? Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.